Good morning mga kamitsu, ito po si Agent Colson, ang inyong lingkod. Welcome po sa Agent Colson Vlog. So today's video, pag-uusapan natin yung trending ngayon na RFID. Dahil sa darating na November 2, i-implement tao yan. So lahat ng toll gate, cashless na. Siyempre, yan ang utos ng gobyerno. At malaking tulong po yun kapag cashless na, dahil nga sa meron tayong kinakaharap na pandemic. So at least social distancing, wala na tayong inaabot na pera, wala na tayong, kasi tinamay, isipin nyo kapag kainabot natin yung pera sa kanya, kung meron tayong karamdaman, ipasa natin sa kanya. And then yung mga counter naman, counter girl, syempre magbibigay rin ng ticket sa atin yan. So another na naman. So nangyayari dyan, pasa-pasa lang mga kamitsu. So sa tingin ko, napakaganda ng naisip ng gobyerno yan, ng Department of Transportation. So kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma naman kayo, mag-stay lang po kayo mga kamitsu. So ganun guys na mga kamitsu, pag-usapan natin. Paano yung mag-avail ng RFID? So ang gagawin nyo dyan, pupunta kayo, it's either saan yan, sa XLEX man yan or sa NLEX. Pupunta kayo dun sa toll gate. Huwag kayong mag-alala dahil wala ho siyang requirements. Pero at least, kabisado nyo kung ano yung conduction number nyo na makikita nyo yan sa windshield ninyo. Then yung kung may plaka na kayo, so yung plaka dapat memorize ninyo. And then, mga kamitsu, usually kasi minsan, kapag owner ka ng sasakyan mo, syempre ilalagay mo yung pangalan mo doon. So, remind ko lang yan guys, kasi merong mga, kuwari ako yung driver ng pamilya, then yung kotse ay nakapangalan pala sa ate, o sa, yun po yung ilalagay ninyo. Dahil, sa susunod na in the near future, baka kasi magkaroon ng mga ano yan, tie-up yan. So magkakaproblema kayo kamitsu kung nilagay niyo sa pangalan ninyo yung pala yung naka-registro yung kotse niyo, hindi naman pala doon. So remind ko lang yan kamitsu, dahil marami ako napanood hindi nila ni-remind . So iniisip ko kasi kailangan advance mag-isip. Para at least kung ano man ang mangyari sa susunod, mayroong gagamitin diyan sa RFID na yan, hindi na tayo magpapalit. 'Di ba? Yun na po yun, no? Kasi sa tingin ko, magtatagal yan dyan sa mga sasakyan natin. So, kuwari may kailangan, baka nga LTO, dyan na rin nila chichikin kung may kaso yan or what. Diba po? So, baka pagka may kaso na, kasi ang tingin ko dati yung sa may LTO natin, mayroon ding RFID. So, hindi ko alam, parang hindi tayo updated kung ano nangyari doon. So, yung ngayon, yung RFID na easy trip, saka easy sweep. So, yun yung ini-implement nila ngayon. Baka malay mo, dun na rin kung illegal parking ka, dun na rin nila chisingilin. So, para antay-kotong na rin mga kamitsu. So, ganun, kung pupunta ka sa ano, at wala ka naman, busy ka ngayon today, ito po yung video na yan. Kaya mag-stay po kayo kamitsu hanggang mamaya. Dahil tuturo ko sa inyo, no need na para pumunta pa ron sa toll gate. Kasi kung itong amount na to, hindi ka naman pupunta doon dahil napakahaba ng pila doon. Andi dito ka lang sa Metro Manila muna, edi mag-shopee ka na lang. Tama mga kamitsu, narinig nyo po yan. Tama po yan, pwede po kayong umorder sa Shopee online. So yun po yung didiscuss ko sa inyo. Pagka meron na kayong application, good. Pag wala pa, mag-download kayo kamitsu sa Google Play Store. Then once na na-approve na, nakapag-download na kayo kamitsu, that's the time na itatype nyo doon, i-open nyo yung apps, itatype nyo po yung Easy Trip RFID. So, ganoon na lang guys, ituturo ko sa inyo, maya-maya yung gagawin natin sa online, kung paano tayo mag-apply at kumuha o bumili ng RFID Easy Trip. So, yun nga, susunod na. Hello kamitsu, so ituturo ko po sa inyo kung paano umorder ng Easy Trip RFID using Shopee. So unang-una, kung wala ka pang Shopee apps, mag-download po kayo sa Play Store. So itatype nyo po dyan yung yan, tulad dito, Shopee Philippines. So ako dahil meron na,
So, i-open ko na lang yan. Pero kung wala pa kayo, i-download nyo lang. So, it takes mga ilang minuto lang yan. So, punta tayo sa Shopee. So, dito sa Shopee, itatype nyo po dyan ang Easy Trip. So, makikita nyo na yung pinaka-profile ng Easy Trip. So, ito yung binibenta nila. So, kung makikita nyo mga Kamitsu, dahil in demand ngayon, sold out siya ngayon. So, i-click nyo lang. So, itatanong natin kung bakit sold out na. So, i-chat natin sila. Then, hi, is this available? So, ayan na po siya. So, ang sabi rito, hello buyer, due to the high demands of our Easy Trip It Yourself RFID, we are currently sold out here at Shopee. Please drive to the nearest Easy Trip station at NLEX, SCTEX, Cavitex, C5 Link, and Calax to get your free Easy Trip RFID. Please visit www.easytrip.ph for the list of Easy Trip stations. Don't worry, we will write back and we are looking forward to serve you again. Rest assured that we will keep you posted once stocks are available. Thank you and safe travels. Okay, so ayan siya. So, once na okay na to, nagkaroon na sila ng stock, ang gagawin nyo lang naman po dyan mga Kamitsu, mag-checkout kayo. So, bibili nyo siya. So, once na na-checkout nyo na siya, pupunta po kayo ng Google para i-register po yon. So, remember guys, ipapakita ko lang kung paano. Kasi, once na hindi pa dumarating, kailangan nyo po kasi ng order number ng Shopee. So, pupunta ka ng browser mo. Then, tatype mo po dyan. RFID. Easy Trip. Easy Trip Stick It Yourself RFID. So dito makikita nyo ngayon yung unang-unang lumabas dyan. Yan. Dito makikita nyo ngayon. All you need to know about the Stick It Yourself Easy RFID. So i-scroll nyo lang siya pababa. And then, dito mo siya i-confirm. Confirm your online here. So, i-click nyo lang po yan. And then, saka nyo siya i-fill out kung ano po yung mga nakalagay dyan. So, nakalagay dito, please fill out the form to confirm your order in Lazada or Shopee. So, sa Shopee tayo dahil si Lazada, hindi pa sila updated. So, kung makikita nyo rito, please provide all required information. The name, photo associated with Google as it will be recorded when you upload files and submit this form. So, diyan, makikita nyo yung salutation nyo. Let's say ako, Mr. Then yung first name, middle name, last name, saka birthday. Then yung mobile phone number nyo. Make it sure tama mga Kamitsu ha, kasi in the near future, kung meron silang mga ipapagawa sa inyo, at least makokontakt nila kayo. And even yung email address nyo, make it sure na updated kayo dyan. So, then yung plate number, kung may plate number na kayo, or kung wala pang plate number, yung conduction number. So, itatype nyo po dyan. Then yung vehicle class. So, class 1 pa lang naman talaga ang available. So, yung vehicle make and model. So, ano po ba yan?
yung brand ng unit ninyo. O, let's say 2020 Mirage G4, Mitsubishi Mirage G4, so itatype dyan. Then yung RFID location, so saan nyo po siya ilalagay? Kung ilalagay nyo sa headlamp or sa windshield. So dito guys, pag dumating po sa susunod na video ko, kaya mag-subscribe po kayo mga Kamitsu, dahil ituturo ko kung paano magkabit ng ano natin, RFID. So usually, para sa akin kasi gusto ko sa windshield, dahil yung headlamp kasi napupundi, di ba po? So mahirap po kasing tanggal-tanggal yung sticker dahil may chip po yun. So baka mayroong mabali or something na component na makakasira. So kailangan nyo talaga, para sa akin, is windshield na lang. Pero make it sure na hindi siya fully tinted yung windshield nyo. Kung merong tint na, aanihin nyo po yun. Kumbaga, ikakat nyo. Lalagyan nyo ng space. Kung gaano kalaki yung RFID sticker, ganun din kalaki. So, hihiwain nyo yun para mailagay nyo. Kasi mas maganda kung nasa loob yung sticker ng RFID nyo para hindi siya nababasa or kung anumang component na bumagsak dyan, hindi nasisira. So, then, yung checkout code from Shopee or Lazada. So, yun yung number. Ihintayin nyo yan, dyan nyo po ilalagay. Then, is easy account number. Please refer to the 12-digit number on the front side the EasyTrip card. So, yung pag natanggap nyo yan, dyan nyo rin po siya i-input. Then, yung license and OCR ninyo. So, ipicturean nyo po yon. And then, iyaan nyo siya. Ipapasok na siya nyo po dito. So, ganun lang guys. Then, saka nyo siya isasubmit. Then, ikabit nyo na, mga Kamitsu. So, ganun na lang. See you. So, mga Kamitsu, tapos na po. Yun na po yun ang gagawin ninyo. Sa susunod na video ko, guys, ipapakita ko kung paano yan ini-install sa mga sasakyan natin. It's either kasi yan sa headlamps or sa windshield. So may tamang paraan po dyan, Kamitsu, kung paano natin yan ididikit. So kung bago ka lang, mga Kamitsu, mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa lahat ng mga video about sa Mitsubishi, Mitsubishi lineup, mga ano natin, mga discount, promos, and then yung lifestyle din, syempre, mga Kamitsu, dahil gumagawa rin tayo niyan, and then yung mga reaction ng kung ano-ano. Kaya kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, i-comment nyo lang po dyan sa baba para at least ay magawa natin ng video at mapag-aralan natin kung ano yung susunod na video natin. So ngayon, mga Kamitsu, mag-subscribe lang po kayo dahil sa next video, ituturo ko po sa inyo yan. So, regarding naman sa application ng sasakyan, mga Kamitsu, nandiyan dyan din po sa description sa baba. Nandiyan dyan na rin po yung mga model lineups natin. So, i-browse nyo na lang yung mga link. So, nandun doon yung mga specs ng mga sasakyan natin. And kung gusto nyo pong mag-inquire sa sasakyan, nandiyan dyan po yung please inquire here. So, nandun doon yung link. So, pag-click nyo po yun, mga Kamitsu, ang kailangan ko po ron, yung pangalan nyo, of course. Then, yung location ninyo. So, no need na full address. Let's say, Pasay City, Quezon City, Isabela. Then, yung contact number. And then, of course, yung sasakyan or yung model ng Mitsubishi na gusto ninyo at variant. So, once na sinabmit nyo po yun, mga Kamitsu, tatawagan ko po kayo. Aww. Para pag-usapan natin kung ano yung concern ninyo, dahil marami ho tayong kailangan sabihin sa inyo bago natin yan i-apply. So, nandiyan dyan po yung link, lahat ng kakailangan ninyo, even yung personal FB ko, nandiyan dyan po. So, ganun na lang, Kamitsu. So, next video, mag-subscribe po kayo. At kung luma ka naman, mag-stay lang kayo, mga Kamitsu, dahil yung susunod na video ko, papakita ko yung paraan ng pag-install ng RFID. So, see you! We'll be right back.